Ha? Axie Infinity? Magka-crush na? Hello, hello mga ka-Axie. So, eto na nga, nandito na naman tayo sa panibagong episode. So, na-intriga na ba kayo sa title nito? Ako din eh. Pero bago tayo magsimula, recap muna tayo dun sa last topic natin. Top 5 battles ng mga scholar ng Axie Hustler PH. Sana po is nagustuhan nyo yon, and kung gusto nyo pa ulit ng ganong na video, comment down below na lang po. And bago kayo magpatuloy, please huwag nyong kalimutan mag-like ng FB page namin at pa-subscribe na rin itong YouTube channel. So eto na! Ang babana ng SLP! Magka-cash na ba yung Axie Infinity? And safe pa ba mag-start ngayon? So hi guys! Alam naman nating medyo may pagbaba ng price ng SLP in the past few days. So ngayon po, while I'm editing this video, the SLP cost 10 pesos. Malaki na rin yan para sa mga nag-start ng early. Dati kasi, na nag-start kami, 6 pesos lang, pero goods na yun para sa amin. Pero paano naman yung mga nag-start noong 12 ang SLP? Pinakamalaking question nila is paano na ba? Bakit bumababa and okay pa ba pagpatuloy or ibenta na lang yung mga Axie para at least hindi malaki ang mawala sa kanila? Sa kanilang in-invest. At kahit papaano, makabawi man lang kahit konti dun sa na-invest. Hindi po ito biro, dahil ang mga late investor, some of them invest 100k para sa isang Axie team. Then biglang bababa, so medyo kakabahan ka rin. So today, sasagutin natin yung mga question ng karamihan. Magka-crash ba ang Axie Infinity? So bago tayo magsimula, disclaimer muna po. Hindi po ako isang financial advisor. Ang mga content na ginagawa namin is for educational purposes only. And ang mga sinasabi namin is based on our point of view. So kung may nasabi naman kami hindi sakto, please correct us na lang po. Magka-crash na bang Axie Infinity? And tuloy-tuloy na po ba yung pagbagsak ng SLP? So paulit-ulit po namin sinasabi dahil nga ang Axie Infinity ay isang blockchain game. Involved din ito sa volatility kagaya ng crypto. Kaya minsan, madaling tumaas at madali rin itong mag-dip o bumaba ang presyo. Kaya nga po, only invest what you can afford to lose. Lalo na ngayon na medyo mahirap maglabas ng malaking pera dahil na din dito sa pandemic situation ng buong mundo. So kung tatanungin nyo ako, magka-crash na ba ang Axie Infinity? For me, hindi pa. Sa loob ng 3 years, hahayaan na lang ba ng mga developers na mawala yung pinagpaguran nila? Tsaka hindi naman basta-basta yung nasa likod ng Axie Infinity. Supported po yan ng Binance, Samsung, at marami pang iba. Marami pang ibang big company po. Imagine, top 1 NFT game ang Axie, and ang laki ng pwedeng potential niya, at malayo pa yung mararating nito. Pero if you ask me naman po, if possible ba na mag-crash ang Axie Infinity? Yes po. Possible po, everything in crypto is possible. Pero sobrang liit lang po ng chance. For me lang po ito ah. So, worth it pa ba mag-invest ng Axie kahit mababa ang SLP? Yes, worth it pa rin ang Axie. Hindi naman malaki ang pagbaba ng SLP. Actually, if magstay yan ng 10 pesos ang SLP, is goods na pa rin yan. Expect tayo ng pag-bounce ng price ng SLP doon sa 4th quarter ng taon na ito. Kadalasan kasi, dyan bumubulusok pataas yung mga price ng crypto. Pero take note po, possible din yang bumaba. So, may nagsasabi, "Sir, risky naman pala mag-invest sa Axie Infinity." Isa lang masasabi ko, welcome to crypto. Reason bakit bumababa yung price ng SLP. Para sa akin, ito yung conclusion ko. In my point of view po ito ha. Dahil sa madami ng player base ng Axie, marami na rin ang nag-earn ng SLP ng mga players, resulting to high supply. At to tell you, sobrang dami na talaga ng SLP ngayon, etong SLP kasi is kakaiba sa ibang crypto token. Kasi ang SLP is may use. Hindi na kailangan mag-burn ng SLP ng mga developer. Dahil ang mga player na mismo ang mag-burn nito. And paano ba nabuburn ng ibang player ang SLP? Ay ito ay through breeding. Kasi po sa breeding, you need to pay a specific amount of SLP to breed. Also, need mo rin ng AXS token. Yung AXS token is sobrang pagtaas ng price. One AXS token is 2,200 na po ngayon. And to breed, you need 4 AXS
So that's around 8,800 worth of AXS token. In just one breeding lang po yan. Not to mention, yung SLP na need na din. Dahil sa sobrang mahal ng AXS, may mga breeder na nag-stop na ng breeding. E naghihintay na bumaba yung presyo nito. So dahil dyan, bumababa din ang demand ng SLP. Pero lumalaki ang supply. Kaya nga po nagdadrop ang price ng SLP ngayon kasi walang masyadong nagbibreed. Kaya walang naburn na SLP sa supply. Pero ito po is for my point of view po. Kaya please correct me if I'm wrong and comment down below na lang po sa yung own idea kung bakit mababa ng sobra yung SLP. So my final verdict dito sa topic na ito kung saan magka-crash nga po ba ang Axie Infinity. For me is, hindi po. Pero pwede itong mas bumaba pa yung price ng SLP dahil na din sa volatility characteristic ng mga NFT. Kasi po sa mundo ng crypto, hindi lang 3 to 5% ang pag-drop ng mga price. Dito po sa crypto world is iba, kung saan pwede tayong makaranas ng biglang pagbaba hanggang 70 to 80% mahigit pa po. But possible din po yan na ganyan din kalaki ang pag-pump ng price in just short amount of time. Kaya please, do your own research and invest only what you can afford to lose. And sa mga nagtatanong at naghihingi ng advice kung i-hold ba nila yung SLP nila or ibebenta na, eto po. Kung may pera pa kayong pwedeng magamit, hold nyo na lang po yung SLP nyo. Pero kung wala na po kayong budget, i-sell nyo na lang. Pero nasa inyo pa rin ang huling decision. And dun sa mga tanong na kung ibebenta na lang ba nila yung Axie nila o hindi, please try to hold na lang po kahit mga 2 months po. Kasi normal lang naman talaga yung pagbaba ng SLP price. And actually, hindi pa talaga yan yung pinakamababang SLP price. So sayang naman kung ibebenta nyo tapos biglang tumaas ulit yung price ng SLP. Pero ulitin ko po yung disclaimer. Hindi po ako isang financial advisor. Ang lahat ng sinasabi ko po is based on my own opinion lang po. At sa huli po, kayo lang din po talaga ang magde-decide sa huli. So dyan nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa pagsuporta sa video namin. For more topic and questions, comment down below na lang po mga lods. Paalam!